good morning guys! Naimbitahan tayo ulit ng Mixed Nuts sa isang joyride this Sunday morning. And ako, mukhang may banggaan. Early banggaan here at Santa Rosa. At mukha pa, ang mukhang walang helmet ang nakamotor. Yun lang naman guys, wala pa ako sa mood ng vlog. Kita-kits na lang tayo sa meetup ng Mixed at Nuts. Good morning! Good morning guys! Welcome back to my channel. This is Toro Marista. And today ay naimbitahan tayo ulit ng Mixed Nuts Club na mag-ride papuntang Kayak Hill. So ang meetup natin is dito sa may Petron Calamba Crossing at mga 45 minutes pa away from Las Piñas. So malapit na tayo and medyo late kami kasi ang usapan 6 o'clock, so nasa 6:15 na. Idol, papark naman. Sa? Wala pa sila? Wala. Gusto ko pa rin sawat. Uy, pare. Sa? So yan guys, at exactly 7:30, andito namin sa Las Bañas, Laguna. At kita nyo naman, napakaganda ng mga kapundukan. Ay! Yung plaka po niya, hindi po pwede yan. Pakihuli na lang po sa mga checkpoint. So guys, kita nyo, merong Harley David Jones. Harley David Jones. Only here at Laguna. Ito ang aking unang beses na makakapunta sa tinatawag nilang Kayak Hills. Manabi ding grupo ang nag-aaya sa akin pumunta dito. Pero ngayon lang ako na libre at saktong naimbitahan ako ng grupong Mixed Nuts Club. Ang Kayak Hills ay matatagpuan sa probinsya ng Rizal at may layong 57 kilometers from Las Piñas kung saan ako nakatira. At pwedeng-pwede niyong gawing short ride dahil sa kanyang lapit. Nakaka-excite dahil nakita ko na ang kanyang picture sa internet. At gusto kong masaksihan nito ng totoo. Makikita nyo na maayos at maganda din ang kalsada papunta dito. At marerelax ka sa ganda ng palayan at kabundukan ng inyong madadaanan. Ngunit pagliko nyo sa Kayak Road ay dito masusubukan ang ingat at galing nyo sa pagmumotor. Maraming lubak at dahon na nakakalat. At inulan pa kami habang paakyat. Nararamdaman ko ang dulas ng kalsada dahil may mga parte din itong mapuputik. Masusubukan din dito ang lakas ng inyong mga motor dahil madami ding matatarik o incline na dadaanan paakyat sa aming pupuntahan. Pero kahit na ganito ang aming dinadaanan, ay namamangha ako sa ganda ng kalikasan. Napakasarap ng simoy ng hangin. Dito pa lang sa Kayak Road ay pwede ka nang magpictorial dahil sa ganda ng kagubatan. At naaalala ko ang kasabihang mas mahirap puntahan, mas maganda ang dadatnan. At makalipas ang 15 minutes na pag-akyat, ay nakarating na kami sa pinaka-base ng Kayak Hills. May entrance fee din sila dito na 30 pesos kada tao na tumatayong environmental fee. At 10 piso naman na parking fee para sa mga motor. So what's up mga lodi, mga motorista, dito na tayo, tapos hanggang dito lang daw yung parking ng motor, yan hanggang dyan lang daw, tapos mag-hike daw tayo hanggang dun, paakyat, yan, dun tayo. Kuya, gaano katagal paakyat? $900. Simula saan? Isip mo pala pag ito may entrance. One, ah! Two.
3. Diretso na. Ito yung baitang saka isip eh. Ang isip kasi bawat hakbang mo eh. Ang baitang bawat taas. Tapos, pag akyat namin doon. Ay, kakita niyo focus na yun. Oo. Pwede naman kayong dito na kayo kumexit. Salamat po, salamat, salamat. May kami kaya ngayon, may tapsihan, mamihan. Sige, sige kuya. Thank you. I love you. So yun guys, hanggang doon lang daw yung parkingan ng motor. Tapos mag-hike tayo. Actually, di siya hike eh. Kasi maganda yung kalsada. So yun yung nakakitin natin. So di ko alam kung gano'ng kalayo. Pero sabi nga doon sa sundalo kanina, nasa 900 plus na steps paakyat. So kita tayo sa taas. Bye! Pang ilang step pa lang mo? 22. Hindi ko alam bakit may mga pangalan dito. Kaya siguro yun ang contribute. Oo. So shoutout. Shoutout sa mga taong to. So guys, kita nyo. Tagaktak na yung pawis ko. Hindi pala biro-biro umakyat dito. Para siyang ano, kamay ni Jesus sa may Quezon, pero mas matarik yun. Ito kasi kung titignan nyo, pahaba. At may mga steps na medyo malaki. Yan. Malaki siguro ang inambakit ni Mote Shane Harry. Oo nga eh. Ang dami oh. Oo nga no. Ang dami. Shoutout Timothy Shane Carey. Shoutout Timothy Shane Carey. Gary. Carey. Caru. Caru. Ayun, puro pangalan nyo. Hindi ko kaya pangalan ko dito. So yun guys, kita nyo. Malayo-layo na rin yung nakakit natin. So guys, medyo malapit na tayo sa tuktok. Sobrang ganda dito. Di pa kami nakakarating sa tuktok, pero nakikita nyo yan. Napakaganda. Advice ko, punta kayo dito. So yan guys. Pagkalipas ng mga 10 to 15 minutes na akyatan, nandito na tayo. Dayak Adventure. At ito yung magiging view nyo. Pagdating namin dito sa tuktok ng Tayak Hill ay nabighani ako sa ganda ng aking nakita. Bumungad sa akin ang napakaberdeng kabundukan, asul na kalangitan at isang malaking cross na simbolismo ng aking paniniwala. Nanginginig pa ang aking mga tuhod sa pagod. Ngunit sa aking excitement ay nag-ikot ako kaagad at hindi ko masyado naramdaman ang aking pagod. Napakaganda ng lugar at napakalinis. At sa lapit nito sa Maynila, ay pwede mo pa itong marekomenda sa ibang motorista na gustong mag-short ride. Kailangan mo lang magdala ng ekstrang lakas ng katawan dahil sa inyong aakyatin. Ngunit sa kabila ng inyong pagod, ay sobrang sulit naman ang bubungad sa inyong kagandahan ng kalikasan. Inibintahan ko pala ang mga solo riders at saka may mga grupo na sumali sa samahan namin bilang Mixed Nut Brotherhood. Kahit anong motor po, tanggap, mapa-branded ba o mapa-China bike, tanggap po namin. Wag lang i-bike. Tanawag nga pala kay motorista na idol ko. Salamat.
sa pagpunta dito at pagsama sa bisnas. So, Little Paps, I love you! Salamat sa pagkakagawa. Yun! Anong midnight? Salamat sa lahat sa sumusuporta sa midnight. So guys, this is Toro Motorista na lagi nagpapaalala at iwasan maging Good morning!